So 3.3 million ang pwedeng potential na income sa isang hektarya lang ng citronella grass. Ayun. Wow! Grabe! At ang sekreto, huwag mong alagaan. Huwag alagaan. Ganun siya, kabilis. Ngayon lang ako nakakita ng isang halaman na hindi naalagaan. Pero, ang laki ng potential income. What's up, Kabilis? Art Sinubago here and welcome to another episode of Avidio Stories. Magandang araw sa inyo mga ka-video. For today's video, nandito tayo ngayon sa Dawah Farm dito po sa Lopez, Quezon Province. At syempre ating alamin ang kwento sa likod ng isang matagumpay na kooperatiba sa larangan ng pagtatanim ng citronella. At syempre dito rin alamin din natin kung paano yung proseso ng pagtatanim at pag-harvest ng kanilang pananim na citronella at ginagawang citronella essential oil. At syempre kikilalanin din natin ang mga taong nasa likod nito. Let's go! Magandang araw po sa inyo at talagang napakaganda ng farm po ninyo, no? Bago po muna ang lahat, sir, pakilala mo muna tayo sa ating mga ka-video. Ayan guys, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Dawah Farm. Ako nga pala si Brother Jamil Barino, taga Lopez, Quezon. Makakasama niyo ngayong araw. Yes, sir. Sir, no, talagang very challenging ang pagpunta dito sa farm ninyo. Dumaan tayo sa paglalakbay sa ating pabundok, paakyat, no? At dito po, no, napag-alaman po natin na dito pala tinatanim ang citronella grass, no? Sir, ilang hektarya po itong ino-operate ng Dawah Farm dito po sa Lopez, Quezon? Ayun, dito po sa Farm 1 ay meron po kaming 3 hektarya, makikita po ninyo. Ito po yung aming kasalukuyang may tanim sa Farm 1. At meron pa po kaming Farm 2 doon po sa nadaanan namin kanina. At Farm 3 dito po sa may unahan. At meron po kaming Farm 4 sa Kalawag, Quezon. So ito, 3 hektarya po ito? 3 hektarya lang po. So talagang napakarami po, no, ng citronella grass dito. At syempre dito rin po, no, malalaman din po natin ang paano nga ba pinoproseso o yung process ng pagtatanim, no, sa isang matagumpay na pagtatanim ng citronella grass. So isishare po sa atin ni Sir Jamil ngayon kasama ang kanilang mga miyembro dito po sa ating farm ang tamang proseso ng pagtatanim. Tama? Yun. Opo. Alright. Let's go. Let's go. So sa ngayon, sir, nakikita natin ano yung ano, sir, yung hawak-hawak mo nila. Ayan, yan po yung ating pananim na gagamitin. Ano po? Anong, okay. Ang unang step po natin na gagawin ay siyempre kailangan po natin ng tinatawag na land preparation. Okay. Yung ating tataniman, dapat po ay nalinis na natin. Okay. So wala na ang puno, okay. Wala na pwedeng maging shade niya para hindi po tumubo ng maayos. So ang citronella po kasi, ang nature niya ay mas gusto niya yung direct sunlight. Ah, okay. So talagang napili po ninyo at ideal ito pong area po ninyo na talagang direct sunlight. That's why isa pa sa mga advantage ng citronella grass. Opo, yun. Okay, so ito po yung mga stock nila, no? Ito po ay galing, I think, sa mga dating na harvest na, no? So ngayon, prepare yung pagtataniman. So pupuntahan natin yung pagtataniman. Opo. Alright, let's go! So ngayon, hawak natin yung stock. So base kay Sir Jamil, kailangan lang ng land preparation. So, ibig sabihin, kailangan na magbutas. Sir, may specific ba na lalim ang pagtatanim ng citronella? Ayun, wala naman po masyadong lalim. Kailangan lang po at least 2 inches lang po yung lalim. Kasi okay. Pag itanim naman dito ng malalim, okay. So hindi po agad makakatubo ng marami ang ating mga stock. Okay, so tatry natin na mga ka-video. So ito kanina, nabutas na. So ganito lang, sir, ang ginagamit. Ayan. Okay. Pakita mo, bro, kung paano. Oo. Okay, so paano? Ayan, so okay. So advantage lang dito po sa area, no? Medyo malambot yung lupa, kaya hindi mo na kailangan ng itak. So yung medyo pointed lang na bagay, eh pwede mo nang itanim at lalagyan ng lupa. Tama ba? Hindi na po yan tinatabunan, sir. So automatic, ganun na lang? Ganyan lang po. Okay na yan. Ganyan lang. Pag umulan siya. Okay. Kusa na. Merong tubig na ma-stack sa kanya. Yun ang magagamit niya. So, basically daw,
Kanina, medyo mali itong ginawa natin, tinabunan. Pero sa kanila po, no, hindi na po tinatabunan. Kasi kapag nagtanim sila, so pag umulan, so kusa nang dadalo yung ulan at saka yung lupa. No, kusa na siya. Ano. So, ganun lang pala kasimple. No? So, ideally, kailangan lang butasan ng mga 2 inches. Tama, no? Tapos itusok lang ang mga stalk ng citronella at eventually, tutubo na siya. Sir, ilang days naman or ilang buwan bago mag-mature itong ating citronella stock? Paalal natin sa mga nag-aaral pa lang magtanim ng citronella, pagkatanim po natin ay huwag muna nating didiligan o kaya gagalawin. Okay. Kasi after 5 days po, magkakameroon niya ng ugat. So yung ugat niya napakalambot. So okay. Once na nagalaw yan, maaring mabali o maputol. Yun ang magiging dahilan kung bakit mamamatay yung ating stock. Ayun, okay. Sir, dito po sa farm po ninyo, no? So ilan po, 3 hektarya. Ideally, sir, ilang stocks ang dapat na itanim? Okay, ang aming pong system na ginagawa, ang isang hektarya po, ang kaya namin itanim ay 110,000 na tanim. Wow! Yun po, grabe! Ang pagitan lang ng sir ay 1 foot. 1 foot? Yeah. So yan, makikita natin, no? Ating kaibigang videographer, pakita natin. So halos 1 foot lang ang pagitan, so ibig sabihin parang roller lang. Isang stick lamang po ng roller ang pagitan, ideal spacing ng pagtatanim ng ating citronella grass dito po sa Aldawa. Kung hindi nyo po sir na itatanong, bakit ginawa naming 1 foot ang pagitan? Yes. Kasi nung ginamit namin ng 1 metro na pagitan, sa pagitan po nito mayroong damong tumutubo. Oo. Na hindi namin kailangan ng damo. Ang kailangan natin citronella. Kailangan natin ng citronella. Kaya ginawa namin po, kinalahati. So nung kalahati na kalahating metro na lang ang tanim, meron pa ring tubo buong damo. Yun. Kaya naisipan namin na itabi pa o idikit pa para sa ganun ay hindi na magkameroon ng maintenance pa. Yes. Sabihin, less maintenance, so wala ka ng gastos panibago. So sir, dito sa ano natin, no, sa farm po natin, so nasabi niyo halos 100,000 na mga stocks ang ano natin. So sir, ilan namang araw or buwan tumatagal para masabi natin na eto sir, mga ilang days na ito or ilang buwan na po nakausbong itong ating mga citronella grass? Okay, ang system po na ginagamit namin sa Aldawa, mula po sa pagkatanim ay mag-aantay po tayo ng 6 na buwan bago okay. po i-harvestin ang citronella. Okay. Kailangan maging mature po siya bago mm-hmm. natin siya ay harvestin. Wow! Tapos, pag po in-harvest natin yan, ay mag-aantay na lang tayo ng panibagong 4 na buwan harvestin na ulit. Re-harvest. Yeah, re-harvest. So, ibig sabihin, 6 months, so pwede ka makapagtanim, no? Nang isa, so harvest ka ng after 6 months, mag-harvest ka. Then pagka-harvest mo, hintay ka ulit ng 4 na buwan, then re-harvest ulit. Okay. Sir, sa isang stock na ganyan, no, for the information of our ka-video, ilan inaabot na kilo? Okay. Pag nag-mature yung alaman na yan. Sa 6 na buwan po, ang bawat isang stock po ay bawat isa po ay magiging 6 na kilo. 6 na kilo. So, ibig sabihin kanina, nabanggit mo na 100 stocks yan. So, more than. Sabi mo na, specific lang natin, 100. 110,000. So, kung magiging 6 na kilo yon, so, magiging 660,000 kilos sa 6 na buwan ng inyong tinanim na stock. Wow! Grabe, no? So, talaga dito pala sa citronella grass ay alaki ng potential. So, sir, for the information of everyone din, magkano yung potential income natin once na nakapagtanim tayo ng citronella at ibinenta natin sa market? Ayun. Para po sa mga farm partner, ito po yung kasalukuyan namin ginagawa, na kapag meron ka pong 1 hectare at nagtanim ka ng 110,000 stock, sa 6 na buwan ay magiging 6 na kilo. Kaya meron kang total na 660 kilos. Kilo. Yes. Ngayon, bibilhin naman po ng Cooperative o ng Aldawa sa inyo ang inyong citronella grass sa halagang 5 piso per kilo. Per kilo. So ano ibig sabihin nun? Kaya kung meron kang 660 kilo times 5, ang total po nun ay 3.3 million. Wow! So 3.3 million ang pwedeng potential na income sa isang hektarya lang ng citronella grass. Wow! Grabe! At hindi lang po yun, sir. Okay. Kapag yan ay tumagal na, taon na, mm-hmm. mas bibig at dadamin pa ang inyong itinanim na citronella. Wow! Okay. At the same time, masasabi natin less maintenance. Opo. Hindi katulad ng palay, hindi katulad ng mais, yes.
inaabunuhan, nilalagyan ng fertilizer. Dito po ba nilalagyan din ba ng ganon? Hindi naman natin sinasabing masama. Ang sinasabi natin, kahit yan ay walang fertilizer, okay na. Pero iba rin pag nilagyan mo ng fertilizer kasi mas magiging maganda palalo. Yung tubo niya? Yung tubo niya. Wow! So ang ganda, no? So napaka-clear ng explanation ni Sir Jamil ng potential income natin at the same time, dito po sa kanilang farm, so talagang ano, ang laki ng pwede nating kitain. At the same time, ang Aldawa po ay tumatanggap, no, ng mga farm partner na tinatawag po natin. Sir, pakipaliwanag ngayong farm partner natin. Okay. Dagdag ko pa dun, sir, dun sa ating itinanim, ito po ay isang beses nyo nang itatanim, ha? Hindi na po kayo ulit magtatanim. Kaya isang beses lang kayo magtatanim, harvest na lang po kayo. Wow! So sana, ano? So, tanong mo, sir, sa about sa farm partner, yes. Kami po ay open. Okay. Para tumanggap ng farm partner. Ano po ba yung tinatawag ng farm partner? Okay. Ang farm partner po ay magkakameroon tayo ng kontrata. Okay. Ibig sabihin, sa kontrata na yun, ang requirements namin dapat at least meron kang 4 hectares. 4 hectares. Okay. Ngayon, dapat ang mga qualification dyan, dapat ang lupa mo merong access ng tinatawag na access road. Road. Okay. Para po yung mga aming equipment. Okay. Facilities. Okay. So, I think you will provide also the facilities na rin, no? Opo. Okay. Kaya sa mga partner, ang gagawin nyo lang po, meron kayong 4 hectares, tapos bibili po kayo sa amin ng pananim, then kami na po ang magtuturo at maglalagay ng facility doon sa inyong mismong lupa. Wow. So, napakaganda, no? Farm Partner Program, no? Opo. Pwede. Ang requirements lang ay 4 hectares, then yung... hindi natin masasabi seedlings, parang stocks. Bibilin dito sa Aldawa, then tuturuan na rin kayo kung paano magtanim. Then once na itanim na natin, so maintenance na lang. Kumbaga, alagaan na lang. Ang sekreto po doon na hindi alagaan ay... Ano? Huwag niyong alagaan. Yun po ang sekreto ng... So yung ibang mga farm products, inaalagaan. Pero dito po sa citronella grass natin, pagkatanim... Ang sekreto, huwag mong alagaan. Huwag alagaan. Ganun siya. Ngayon lang ako nakakita ng isang halaman na hindi naalagaan. Pero, ang laki ng potential income. Yes. So, this time, sir, nakita natin, buong paligid ng Aldawa Farm dito po sa Lopez, Quezon, ay ang daming ano, nakatanim. Yung iba ay reharvested na, no? Kumbaga, natabas na. At yung iba ay sumisibol ulit. So, nagtatanim sila. Punan nila yung mga... kumbaga yung mga bakanting lupa. So this time naman, ating alamin kung paano naman yung proseso ng kanilang pag-harvest. Kasama pa rin natin si Sir Jamil at ang kanyang team dito sa Aldawa Farm at titignan natin kung paano yung tamang proseso ng pag-harvest ng kanilang citronella grass. Sir, let's go. Let's go. So, ibig sabihin, sir, itong mga ano, itong i-harvest natin ngayon, so, ilang buwan nang nakatanim yan, no? Sabi natin kanina, mula sa pagkakatanim, ay mag-aantay tayo ng... 6 months, oo. Pero ito, sir, first time pa lang na i-harvest. Ito po ay maraming... beses na. Beses na po ito i-harvest. Okay. Kaya makikita nyo po na napakarami na ng stock niya sa kanyang puno. Oh, okay. So as we can see, super yabong ng ating citronella dito. So nasaan yung mga kasama natin? Ito. So doon daw tayo mag-harvest. Saan ang ideal na pwedeng tabasin? Ayan po. Kung mapapansin nyo, merong dahon saka yung puno. Oo. Kakalatiin po natin. Kakalatiin. Para doon muling tumubo yung pinagkuna natin na okay. Ng damo. Sige, subukan natin. Ayun. So, yun. Alright. So, pasubok nga rin ng ano? Pagtabas. So, first time natin. Actually, nung bata ako, nagtatabas din ako, pero damo. Pero ngayon, citronella. O yan. So, subukan natin. Ito, pwede na ba ito? Pwede na po ito. Yeah! So, titignan natin, ha? So, dapat dito. Sarap ng pakiramdam. Pero dapat siyempre tinatanggal natin yung damo para pure na citronella grass lang yung makukuha po natin. So baka maka-apekto, no, doon sa gagawin nating essential oil pagdating ng araw. Sir, pagkatapos nating makuha itong damo, so anong magiging proseso nito?
Yun, dadalhin na natin dun sa ating distillery para yes. i-process mamaya para ma-extract na natin yung kanyang langis. Oh, okay. So, ganda. So, yan, yung mga kasama natin ngayon, no? Kumukuha sila para ilagay dun sa distillery. Pero I think, sir, dito po sa Aldawa, mayroon na kayong regular na distillery, but you are constructing. Mamaya, pupuntaan natin yung distillery na ginagawa at for the information of everyone, isa sa pinakamalaki, no? I think baka biggest na ito sa buong Pilipinas na distillery ng essential oil na gamit ay citronella grass. Sa ngayon naman ay nandito tayo sa location or site na kung saan located itong kanilang ongoing construction na distillery facility. So sir, ano ba yung makikita natin dito? Ayan, welcome po sa Aldawa Farm. Nandito po tayo ngayon sa fabrication kung saan kasalukuyang ginagawa po ang 5 tons to 10 tons distillery po dito sa Lopez, Quezon. Wow! So far, I think ito yung pinakamalaking distillery facility ng Aldawa na kung saan ito yung magbibigay ng mas malaking production ng essential oil. Ayun po, yun po ang magbibigay suporta doon sa malaking demand para po sa Aldawa. Yes. Sir, kailan nag-start itong construction po ng distillery facility po niyo dito? Ano, nakaraan lang pong December 2021. Yes. Hanggang ngayon po kinoconstruct pa at inshallah po matapos na ito para po masimulan natin yung paano ini-extract yung yes. malakihan at maramihang citronella. Yes. Sir, target ano po ninyo dito? Target construction date na matatapos itong distillery at maging full operational itong facility na ito? Opa, inshallah, matapos po ngayong Marso. Para sa ganun po ay masimulan na natin kung gaano karami ang mapuproduce na citronella oil. Siyempre, titingnan natin kung gaano ba kalaki itong sinasabi nilang facility na ginagawa ng Aldawa dito sa Lopez, Quezon. Sir, tara! Isang so pinakamalaki sa bansa natin yes. na lutuan na citronella. Ito po ay 5 to 10 tons na ang capacity po nito. So mapapansin nyo po meron doon mas maliit. Yes, so ito po yung preparation namin para sa pagluluto ng Elemi. Elemi oil. So ito dedicated lang for citronella. Citronella. Okay, pero doon for Elemi oil. So eventually, madadagdagan pa ito kung nagpo-produce na kayo ng iba pang mga essential oil. Yes po. At ito po mapapansin yung isang facility dito. Ito po yung tinatawag yes. na condenser. Condenser. Alright. So, ano naman po yung purpose ng condenser natin, sir? Ito po yung kailangan yung temperature ng init ng spiral po ay mapanatili natin na malamig. Okay. Sa ganun, yung citronella ay hindi tatakas. Kasi once po yun ay umusok, ay hindi ho tayo makakakuha ng maraming essential oil. So pag nag-evaporate po kasi pag mainit ay. So kailangan walang usok. So yan yung pinatawag naming cooling system. Cooling system. Okay. So talagang mas mapapalaki ang production ng essential oil ng citronella dito. So malapit na, no? So nagsimula lamang po nung nitong December ang paggawa ng kanilang distillery facility dito sa Lopez, Quezon. At ngayon, tuloy-tuloy, no? Walang puknat ang kanilang paggawa at eventually this coming March ay maging full operational na at magamit nila itong distillery facility nila at lalaki na ang production ng citronella oil dito sa Aldawa Farm. Natin kung paano ginapas or hinarvest itong mga citronella grass at ngayon ilalagay na, bubuhatin na, dadali na sa ating distillery na magpupuntahan natin mamaya. Doon ginagawa yung pag-extract ng essential oil ng ating citronella grass. So, bubuhatin ang ating mga kasamahan at dadali na sa ating distillery area. Ngayon, nandito na po tayo sa processing po kung paano ini-extract ang essential oil. Ano? Yes. So, mapapansin nyo po ay nakaipon na tayo na napakaraming damo. Wow! Okay, ito na po. Oo! So, halos isang araw lang po ito na pagdadamo ng ating mga kasamahan dito. So, ito, so stainless to, no? Stainless po. Stainless. Na. Tapos, ano itong nasa gilid niya? Ito po yung tinatawag na water seal. Water seal. Anong purpose po niyan? Para po, pag nabarahan man yung ating spiral, hindi po sasabog.
Dito po dumadaan yung steam. Steam. Wow. So, sa ganitong setup, sir, no, mga ilang oras po inaabot para kumulo at makita natin yung steam ng ano, yung extracted na oil. Dati po, ang gamit pa namin ang kahoy, umaabot po ng hanggang 6 na oras o 7 oras. Okay. Dahil po ngayon, ang gamit namin ay diesel burner na lang. So, madali na po at mabilis na. So, umaabot na lang po siya ng 4 na oras. Wow. Na-lesson na natin ng, ano, ng almost 2 hours, no? Kasama natin si Sir Muslim. Sir Muslim, pakilala po muna tayo. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Muslim Martinez. Isa po sa itatrabaho dito sa Aldawa. At dito po, umpisahan po natin ngayon na kung paano ang pag-extract ng citronella oil. Yun. So, ano yung proseso, sir? Unang-una. Ngayon po, ito po. Puno na po yung ating citronella. Tatakpan na po natin siya. At mag-umpisa na po tayong magpa-apoy para okay, ma-extract na natin yung citronella para maging oil. Hintayin po natin, no, hanggang matapos itong pag-extract po nila ng oil dito po sa Aldawa Farm. Hintay lang tayo ng ilang oras, then start mapakuluan itong citronella at ma-extract na yung langis, no? Essential oil ng citronella grass dito sa Aldawa Farm. As you can see, tara, tignan natin kung paano yung style na ginagamit dito. So, naglagay sila ng mga kahoy, then liliyabin lang nila yan, sisindihan. Then, meron silang blower na ginagamit para mas lalong umalab at magliyab yung apoy para mapabilis ang pagluluto ng citronella grass dito sa kanilang farm. Nandito pa rin po tayo sa 3 hektarya ng Aldawa Farm dito po sa Lopez, Quezon. At as you can see, ay talagang napakaraming citronella grass na na-harvest na. At yung iba naman ay patubo pa dito sa Lopez, Quezon. Mga kabilyo, no, after few hours ng paghihintay at pagluluto ng kanilang citronella grass, eh ngayon nandito tayo sa kanilang condenser at makikita natin ang pagtulo ng extracted na hydrosol at the same time kanilang essential oil. Sir, pakipaliwanag naman yung proseso nito. Ayun, mga kabilyo, nakikita natin ngayon kasalukuyang tumutulo na yung ating in-extract na in-steam na citronella oil. Sa kung saan makikita natin dito sa bandang kanan ay hindi pa napupuno yung hydrosol. So once na yan ay napuno na, dito sa may bandang kanan, ang labas niya ay hydrosol. At kapag kumapal na ang langis ng citronella oil, dito na ba siya lalabas sa kaliwang bahagi. Yun! Ayan, malapit na nga makita natin yung pagtulo ng essential oil ng citronella grass. At sir, no, kanina nakaligtaan lang natin na banggitin, ilan kilo or ilang tonelada yung nakasalang na citronella grass? Tinanong natin kanina yung ating supervisor na namamahala dito kung paano pagluluto. At sabi nila ay isang tonelada po yung kanilang isinalang. Ayun, 1 ton of citronella grass ang nakasalang ngayon dito at iniintay lang natin na fully ma-extract yung langis ng citronella grass. At sir, ilan ang possible na litro ang ma-extract natin doon sa isang tonelada na citronella grass? Ngayon, tinanong din natin kanina yung mga supervisor kung ilan ang napuproduce nila sa isang tonelada. Meron daw pong 3 litro. Ayun, so 3 litro ang possible na makuha na essential oil coming that 1 ton of citronella grass na nakasalang ngayon at niluluto. Hawak na po natin yung essential oil na product ng Aldawa, itong tinatawag po nilang Jana essential oil. Bakit Jana po ang pangalan po ng ninyong essential oil? Wala po sa salita ng Arabic na ibig sabihin po ay paradise. Paradise, no? Kaya pag naamoy nyo po, para kayong nakarating ng paradise. Wow! So, tignan natin kung mapapadpad tayo sa paradise na sinasabi ni Sir Jamil, no?
Alright, so syempre ang citronella po ay isa sa mga magandang insect repellent, okay? At the same time, aromatic, no? Aromatic siya. So, dito po sa kanilang bottle, no? Dito sa kanilang packaging, mapapansin natin na good for drops na lang to, no? So, mayroon siyang seal. So, dito pa lang, makikita natin. Okay, sir, pasuyo lang muna. Grabe. Nakaka-relax yung amoy, yung scents niya, no? At nabanggit mo, sir, kanina, habang sa nagkukwentuhan tayo, kailangan nating i-avoid yung direct contact sa skin natin. Tama po. Po ang citronella oil ay high concentrated. Pure po ito, mainit po ito sa ating balat. Kaya hindi namin ina-advise na i-direct nyo sa balat na i-aplas. Ina-advise po namin na kayo po ay kumuha ng BCO. BCO, yung virgin coconut oil. So, tapos okay. Ihalo po niya ito. Mm-hmm. Then, base sa inyong pang-amoy, kung alam nyo na yung mga magbango na o sobrang bango na, pwede na po itong gamitin. Pang okay. Haplas o pang massage sa ating katawan. Okay. Sir, pwede ba itong gamitin dito sa sentido? Siyempre, pag nahihilo ka, gusto mong ma-relax, pwede bang ilagay? Pwede po, kasi basta wag lang pong puro. Wag lang sobra. Wag lang sobra. Ayan, hindi naman kasi maganda kapag sobra, no? Ayan, at eto nga po, no? Tayo rin po ay talagang nai-in love. At the same time, ay recommended natin itong Jana Citronella, no? Ano tawag dito? Pure and organic essential oil na produce po ng Aldawa Farm. Sir, kanina pa tayo, Aldawa ng Aldawa. Ano ba ibig sabihin ng Aldawa? Mula rin po sa salit ng Arabic na ibig sabihin po ay to share o ibahagi po kung ano ang merong kalaman na aming cooperative. Kaya naman pala, nagsishare sila ng mga ganito upang sa gayon ay makatulong din, no? At yes. Syempre may kwento lang din natin na pag-alaman natin na ang kanilang farm, itong Aldawa Farm, ay composed, no, ng iba't ibang religion, ano, denomination. Yes, kami po ay mga Muslim na kung saan ay ang layunin po namin ay hindi lamang para sa mga kapatiran, ganun din po sa mga kababayan natin na nangangailangan ng trabaho. So hindi po kami namimili, bagkos kami welcome po kung sino ang gusto magtrabaho sa amin. Wow, so napakaganda po ng layunin ng kanilang farm. At syempre, aside from essential oil, mayroon din po silang tinatawag na hydrosol. Ayun, kanina napaliwanag natin yung tinatawag na essential oil. Dito naman tayo sa byproduct ng essential oil, ito po tinatawag na hydrosol. Kaso, paano ba ang tamang paggamit ng hydrosol? So, pwede po itong gamitin sa pamagitan ng direct spray. Direct spray? Direct spray. Pag-disinfectant? Disinfectant. Pwede rin naman po kung kayo ay sa CR, gamitin po sa pamagitan ng mga mop. Okay. Panglinis. Yes. Ayan, pwede niyo po itong gamitin. Wala na po kayo itong ihahalo. Bagkos, direct lang niyo po itong gagamitin. Yes. Ganun lang po kasimple. Yes. At pwede rin ata gamitin ito sa humidifier. Yun. Okay. Yun. Diffuser o humidifier, pwede po ninyo itong gamitin. Dahil ito po ay nagsisilbing katol, the same time, pwede na rin pong air freshener. Tayo po ay mapalad dahil natsambahan natin ang grupo ni Sir Muslim at ang kanyang mga kasamahan dito sa Aldawa Farm na kasama natin kanina na nagtanim at the same time nag-harvest ng kanilang citronella grass. So talaga naman, Sir, anong masasabi ninyo dito sa farm po ninyo at masasabi ninyo sa mga viewers natin? Unang-una po, napakagandang alaga po ng citronella dahil minsan lang po kayo magtatanim, hindi na po kayo ulit at sigurado naman po na maganda ang kita. Wow! So nabanggit ni Sir, sigurado daw ang kita sa citronella business. At finally, nalaman po natin ang kwento ng Aldawa Farm dito po sa Lopez, Quezon. At syempre, tayo po'y nagpapasalamat, no, kay Sir Jamil for inviting us here. At syempre, bago po tayo magtapos, Sir, any message sa ating mga ka-video at syempre, sa mga gustong magsimula ng citronella business katulad po ninyo? Ayun, una-una, nagpapasalamat din kami sa inyo, Sir, sa pagpaunlak ng invitation at sa lahat po na nagnanais na mag-farm partner or matuto paano kumita sa citronella. Kayo po ay welcome. Anytime, punta lang po kayo dito sa aming farm. Dito po sa Lopez, Quezon. Ayun. At syempre sa lahat po ng mga gustong magpa-feature ng kanilang business, ang Avidio Stories po ay open for business promotion, no?
i-message lamang po kami sa aming FB page. At the same time, you can like and follow our FB page, Avidio Stories, at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel for more videos and stories. Once again, I am Art Sinubago, the content creator of Avidio Stories. Maraming salamat at keep rising, mga kabidyo. Salamat! Bye! Buhay ang Dawah Farm! Kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, mag-subscribe sa ating YouTube channel na Avidio Stories. I-like at i-follow din ang ating Facebook fanpage na Avidio Stories para sa iba pang makabuluhang kwento ng buhay, negosyo at iba pa. Ako ang inyong kabidyo, Art Sinubago, hanggang sa muli. Ito ang Avidio Stories.